When date ngayon? August 20, 2021. Okay. So, sisimula na ako ha. Mm-hmm. Ay, naalala ko si Arnold. Si Arnold Jimenez. Sabi niya na, less talk, less mistake. Mm-hmm. Ako naman, no talk, no mistake. Mm-hmm. So, hindi na ako magsasalita. Para hindi ako magkamali. Diba? Mm-hmm. Simon, anong meron ka? Ay, kuya. Mm-hmm. Ang gusto ko lang, kuya, yung dating ako ng Panginoon. God's Army yung damit mo. Ano ba yan? Opo. Ang mga God's Army, walang pakialam sa mga civilian na pair. Ayan, opo, kuya. Anong ibig sabihin ng civilian affair? O, yun ang yung ayaw ko makialam sa libutan ito, sa kanya lang, kuya. Paano yung init, but not off it? Nandito tayo, pero ang layunin natin, yung layunin ng Diyos, kuya. Hindi ko na inumpisa pa doon sa parabang na-assume ko na yung mga nakikinig sa atin, yung mga kasama lang natin, di ba? Opo. Alam nila yung usapan natin, sige. Ano yun, ibig sabihin niya, halimbawa yung kasing death burial, negative yun eh. Mm-hmm. Na bawalat, no? Bawalat, huwag tayong pakialam. Mm-hmm. Yung paano pala kung halimbawa galing ka na sa langit, nagkataon tao ka rito, kasama ng Panginoong Yesus, saka ng Diyos Ama. Para kasi Jesus, di ba nandito si Jesus Christ eh, dami yung pinapakialaman din eh. Mm-hmm. Yung kapiesta ng mga ito, dumadalo siya, di ba, ng mga wedding, di ba? Di ba, unang mirak niya sa... Kana? O, parang sosyalan yun, di ba? Although may mga ibig sabihin yung ginagawa niya. Tapos kung sino-sino kasama niya. Mm-hmm. Di ba, Rolly? Simon? Yes. O, yung in it but not off it. In Apo. It mm-hmm. but not off it. Mm-hmm. Nandiyan ka eh, pero wala ka. Mm-hmm. Sige nga, paki-explain mo kasama niya. May kuya, biglang sabihin nun, kahit si Kristo, nung galing sa langit siya, at bumaba rito para nagkatawang tao, bagamat nakikaayon siya rin sa mga pestahan. O, nakikisama. Nakikisama. Pero hindi siya nakikisama. Nakikiayon. Hindi siya nakikisama. Ano yung sinabi kanina, Mago? Yung makikisama. Ano kaibigan? Nakikipagkaibigan tsaka yung kaibigan. Ah, iba yung nakikipagkaibigan at tsaka nakikipag-ibigan. Bago yan. Sige. Mukhang may karanasan si Mago. Meron pa. Ano kaya mo? Pusa o tao? Pareho. Pero kailangan mawala na yung pusa. Mauwi naman tayo sa kanyang kuya. Sige. Pero bilang sabihin, kuya, talagang ang Panginoong Jesus, alam niya objective niya, kuya. Alam niya kung bakit siya narito. Hindi tulad ngayon, napaka-confusing yung theology, di ba? Opo, kuya. Pati yung mga Christian, hindi alam walang gagawin. Pati kaya tayo kumisan, hindi natin malalang, ano ba, conservative ako, mau liberal. Di ba? Ano ba kami, ano bang kikilos namin dito, di ba? O yun, ganun, sige. Ikaw. O yun, kuya, yun na, kung talagang totoo tayong army ng Diyos, sinugo talaga tayo sa daigdig na ito. Nandito tayo pero totoo wala. Kasi ang army, kawal mo, walang ginawa yan kundi pumatay ng kalaban. Di ba? Mm-hmm. Ano pala, yunin mo rito? Yung ano kuya, yung pumatay. In it but not of it. Kagabi, wala silang video sa Dilhouse. Opo. At tinanong ni Ate Dayday mo kung bakit wala. Eh sabi, may iba nga yan dun eh. Di ba? Yung debate. Oh, debate. Kakos kay Ate Dayday mo, sabihin mo kay Janda, bang nga pake natin, patayan, hindi ba nga yan? Ay, yung sabihin ko nun, patayan, ano yung sabihin nun? Ay, talaga kuya. May... Pag may karap ka na gusto mong patayin sa Panginoon, gospel ha? Gospel. Hindi tayo mga, violent. Gospel, yun talagang pinakamarinding nilalarawan ng patayan, ng genocide, ng gera dito sa daigdig. Ano man laban natin? Yung... Sino kalaban natin? Satanas. Paano natin papatayin Satanas? Like yung gospel. Sa mamagitan ng mga kung nasa kinaroroonan niya, kung siya nakasapi, nakasanib, sa mamagitan ng mga taong walang Holy Spirit, yan ang pinapatay natin. Sa mamagitan ng... Gospel. Rolly, paano mo interpret yun? Mami, balikan kita si Ma. Tingnan si Rolly. Pero kasi yun nga, kasi alam natin yung problema, di ba? Kasi hindi naman nila alam, yung nakapokus lang sila sa isang simpleng problema, political, ganyan, edukasyon. Tama. Pero sa atin, kumbaga, sundot natin ano ba talaga yung problema ng tao, no? So nakita natin kamatayan, death, no, kumbaga. So sa atin nakita din natin yung solusyon, sila wala eh. Yung solusyon death din. Yes, ang solusyon death din. So naka-arrive tayo doon sa pamamagitan ng gospel. Parang yung mga classical na yung mga lumang kuri ng bakuna. Oo. Mukha ng mga dead virus tapos nilalagyan ng antidote, sinasaksak, di ba? Oh, yun. O, yung hindi mRNA, yun ang tinutukoy mo. Yes, oo. Para yung anti-rabies, konting barong ng mga aso, tsaka yung... Develop, oo. Yun. So ano yung kamatayan na sinasama mo, solusyon? Yung sa atin, yung naano natin gospel. Na... Yung gospel, di ba? Okay, maraming naniniwala sa gospel, pati na yung gospel na pinipreach natin. Mm-hmm. Pero ano pa talaga yung posisyon natin ngayon doon? Easy believism, pwede na yun. Yung by grace, through faith, naligtas tayo, which is... common sa buong daigdig, lalo na yung mga Protestant, o yung may works. Halimbawa, papunta na ako sa commitment, yung surrender. O kaya, naharating ang Panginoon, paano natin natitiyak? Na kahit na mayroon tayong minimum gospel protocol, alam mo na, yung namatay ka ni Libing na buhay magulito, makinsan na ang
binabaan ka ng Holy Spirit kasi nagkataon tao sa iyong Diyos, si Jesus, at yung katawan na yan, katawan niya yan. Diba? Saved na, saved na. Okay? O paano pala yung tinatawag nating maturity? Yung tinatawag nating, siguraduhin mo kung talagang saved ka o hindi, kasi baka mamaya kung nagpapatuloy ka sa kasalanan, baka intellectual assent lang yan. Baka naniwala ka lang tulad ng paniniwala ng mga demons, yung pala hindi valid. O paano natin matitiyak? No? Yung ganung punto. Na itong pinaniwala natin gospel, hindi lang isibilibis. Di ka, kaya kumisang sinasabi natin eh, bah, tiyakin mo, may validation yan. Tiyakin mo, napirmahin yung death certificate. Siyempre, metaphorical yung ina. Yes. Tiyakin mo na talagang pagdating ng Panginoon eh, may langis ka. Extrang langis. Hindi lang may langis, may extrang langis. Tiyakin mo na talagang pagdating ng Panginoon, talagang double holiness. Kaya man ganun. Ano yun? Ako nakikita ko kasi doon. No, ay, ibig sabihin, Rolly, bago kaya magpatuloy, talaga bang nire-require ng Panginoon yung maturity? Amen. Bago mag-rapture? O pwede na yung minimum na kahit di ka mature, total, anak ka na, perfect ka, anak ka na ng Diyos, parang yung baby, sinilang ni nanay, may dalawang kamay, dalawang mata, perfect. Kaya hindi mature. Pwede na ba yun? Well, sa atin, anak ka na ng Diyos, nasa church ka, biglang tumunog yung trompeta, pwede na ba yun? Well, ako nakikita ko talaga. Ang gusto kong paniwalaan, pwede na yun. Ang kulang mo na lang, yung reward, at saka yung, alam mo na, maturity. Pero paano pala, kung liba, tumagal pa ng ilang linggo, ilang buwan, tapos nagpapatuloy ka sa ginagawa mong kalamyan, maligamgam ka, hindi mo talaga mahalam Panginoon, hindi ka radical for Christ, hindi ka guerrilla for Christ, hindi ka commandos for Christ, hindi ka loyal sa church, no? Yung sabi nga ni Simon kanina, nakikialam ka sa civilian affair. Yung init mo, yung in-it, ha, yung nandiyan ka, tapos opport ka pa rin na pinopromote mo pa rin yung daigdig. Diba? Pinopromote mo yan. Mas natutuwa ka na umunlad yung alam mo na, yung kalikasan, yung politika, kaysa sa politika at environment, tsaka economy ng church. Pwede ba yung gano'n? Palagay ka, hindi. O, sige nga, yung ano mo, yung take mo sa usapan natin. Yung natin, siguraduhin kasama ka sa rapture. Nasa arko ka. O diba, arko. Well, ako nakikita ko, Kuya Adring, doon sa puntong yun, inseparable, no? Kasi, kuminsan, segregated, no? Salvation lang, kumbaga, discipleship. So, pinaghihiwalay kasi, no? Pero ako nakikita ko talaga, yung salvation, maliwanag sa atin na talagang by grace through faith, in a sense, nakalakip ka. Kasi yung daigdig, eh, hindi ganun, eh. Pero paano natin matitiyak na yung grace na pinaniwalaan, eh talagang may substance ng grace galing sa Diyos? O interpretation mo lang, o interpretation lang ng ibang tao, diba, Protestant interpretation, Catholic interpretation, yung pala hindi interpretation ng Diyos. Diba? At saka yung faith, baka mamaya easy-believism yan. Na kung saan, pati yung iba, ayaw nila yan. Diba? Paano natin matitiyak yun? Kaya baka mamaya yung mental assent natin, gano'n yung doctrines of demons, o kaya si paniniwala lang ng mga demonyo, tsaka ni Satanas. Mas magaling pa nga silang maniwala. Yes. Pero ano yung validation? Ano yung kasiguraduhin na talaga yung ating paniniwala? Talagang swak talaga kasama tayo sa rapture. Di ba? Ikaw mag-o, may opinion? Di ba, mamaya pag-usapan. Mahabang oras natin, huwag tayong magmamadali. Sige. Mamaya. Ano? Ah, ikaw. Si Billy. Salamat, Jack, ha? O, sige. Sige, si Jack. Ibilapit mo ito kay Jack. Mamaya po. Sige, Jack, paano mo ko natitiyak na ligtas ka? Kailangan. Para matiyak natin na ligtas tayo at mapasama tayo sa rapture, kailangan yung talagang yung double holiness, yung lahat ng dumi natin sa ano, lahat ng kamalian natin, tanggalin natin. At saka... Ang ibig sabihin ni Jack mo, yung laman, yung pita ng laman, pita ng mata, pita ng laman, kapalaluan sa buhay, kailangan wala yun. Alam niya, yung magbabasa sa ng Bible kanina, nakita ko si Jack. Di ba? Yung mga nagmamagasa sa Panginoon, eh, sabi nga sa 1 John 3:2-3, nililinis yung sarili nila, di ba? At holiness, pag wala nun, hindi ka mo makikita ang Panginoon, sabi rin sa Bible. At sinasabi rin sa Bible na yung mga nag-aantay sa Panginoon, nananabik, di ba? At yung laman nila na kung saan mag-disintegrate na yan, mawawala na yan, eh. Hindi nila kinakarir, tulad ng pagkakarir nila sa kanilang soul, lalo na yung spirit. Di ba yung ibig sabihin ni Jack? Ang ibig sabihin ni Jack, walang compromise. Walang compromise. Pagka lumalakad ka na sa laman, nagkakaroon ka ng mga tinatawag na self-centeredness, selfishness, self-aggrandizement. Alam mo, mamaya Tagalogin mo yun muna.
yung mga tinatawag nating makasariling hangarin, di ba? Kaya natin sinasabi nung isang araw, secret love, oh, di ba? Walang nakakalam nun, ikaw lang nakakalam nun eh. Yung mga secret lust. Secret lust mo. Pag-i-expand mo nga yan. Ang secret lust, maraming ibig sabihin ko yan. No? Pagnanasa. Hindi lang sa bagay. Sa karir, sa pera. Sex. Sa sex. Oh, di ba? Yan ang pinakadelikado sa lahat. Pantasya. Hindi ka ba nagpapantasya nun? Ay, noong araw ko yan, siyempre ko kanina. Yan. Ay, sorry. Pero alam mo yung pantasya? Yes, kuya. Hindi yung misis mong pinapantasya. Oo, ibang tao. Alam mo na yun. Opo, alam na natin yung kuya. Macho tayo eh. Oh, pero sabi nga natin eh, ano eh, out of the pure, everything's pure. Eh. Oh. Ginawa na ang Diyos ang lahat na to para i-enjoy eh. Di ba? Pero wala kayong boundary yun. Ay, may boundary yun, kuya. Yung take mo nga dyan, sige, gusto na yun. God's army kayo, yun ang sa damit mo. Well, kuya, sabi nyo nga kanina, yeah, napakalaga nun. Sinutsod lang siya, kaya i-cross-examine kita. Sa binabanggit ni Kuya Rolly kanina. Oh. Eh kasi nga, kuya, kung minsan, pag bata ka pa sa Panginoon, bata yung problema doon sa justification eh. Talagang, sabi nga, kuya, mas madali kong paniwalaan yung naniwala ka sa gospel. Ang problem baka self-interpretation, hindi interpretation ng Diyos. Ang problema doon, baka mamaya isibilibisim. Walang pumasok na Holy Spirit. So ngayon, para ma-justified na may Holy Spirit ka talaga, kaya pumapasok yung sanctification. Talaga bang nagnanasa pa ako? Naglalast pa ba ako? Baka mamaya, yung mga binabanggit sa Bible na to the pure, everything is pure. Oh yes. Nung namatay yung si Simon, namatay yung sa harap ng Panginoon, namatay ka, Body, Holy Spirit, wala na yun eh. So malangit ka pa. Nagkatawan-tawan Diyos si Jesus Christ, pati ikaw. Yes. Yung spirito mo at kaluluwa mo sa katawan niya. Eh, papo. Ngayon, yung katawan na yan, yan ngayon ang pinag-uusapan natin eh, na nandiyan yung compromise, nandiyan yung pita ng laman, yes, pita ng mata. Yung gano'n, kaya sabi ni Paul, huwag kayong lalakad sa laman. Ibig sabihin, huwag kayong magkoconcentrate sa laman. Physical yan, hindi pang sa inyo yan, pang Old Testament yan. Primarily sa dispensation. Yes. At hindi kayo akit sa langit na may laman. Amen. Okay? Soul kayo at spirit, especially spirit, at doon ko kayong gusto mag-operate, sabi ng Panginoon, anong kinalaman itong usaping ganito na kababanggit ko pala pagka kinokontrol yung laman, di ba? Kasi ang problema yung laman, di ba? Tsaka yung living by sight. Pag nabuhay ka na ayon sa nakikita, konektado yan sa laman. Diba? Gusto ng Panginoon, mabuhay tayo sa hindi nakikita, yung pananampalataya, which is New Testament and the thing. Dispensationally, that is the rightly dividing the word of truth. Yes. Pagka alam mo, naiwala yung Old Covenant, yung Old Testament, tsaka New Testament, at nasa New Testament ka, live by faith. Walk in the Spirit. Amen. Malalim yun. Hindi yung parang commandment lang, mandato, mandate ni Paul, o kaya yung Testament, para mawala yung ating kaligayaan. Para bang atat na atat ng Diyos na mawala yung ating kaligayaan. Kaya, parang KJ ang Diyos. Hindi. Di ba? May purpose ang Diyos. Hindi naman kayo tigalupa eh. Hindi kayo tigalupa yung millennium. Tigalangit kayo kahit sa millennium. Wala nga yung City of God dyan sa millennial earth eh. Nakadetouch. Kasi hindi nga kayo pang lupa. Patunay lang. Manday pa kayo ng new heaven. Ayun. Sa ngayon, anong ibig sabihin sa'yo nun? Ayun, ibigin sabihin nun, kuya. Yung init but not open. Nakadetouch ka eh. Kasi nandun ka sa City of God, kumbaga sa millennium eh. Ang ibig sabihin, tagalangit talaga. Yung katawan mo, yan ang millennial earth. Yes. Comparatively speaking. Ayan. Yung millennial temple, yun ang soul mo. Yung spirit. Yung spirit, sinocompare ko ha, yung sa millennium state. Millennial state, tsaka yung kalagayan mo ngayon. Paano mo kukontrolin yung katawan mo? Diba? O lalo na sa new heaven and new earth. Paano mo kukontrolin? Yun, kuya. O doon naman tayo sa millennium kasi wala pa talaga tayong perfect body. Sige. Apo, kuya. So doon sa millennium ngayon, kung bibigyan natin ng paradigm kung bakit nakaseparate yung City of God, Kuya Rol, sa millennial temple, at saka doon tayo nakaparalin. Apo, sa paraiso. Kung papansinin natin, ay, kitang-kita mo doon eh, na talagang ang Panginoon gusto niya mabuhay tayo sa espiritu. Pero alam ba kung bakit pinapadaan tayo sa laman, sa flesh? Bagamat yan eh, divine human din, pero human yan pag pumasok na yung soul, di ba? Mm-hmm. Kasi pagdating ng araw, alimbawa na-rapture tayo, doon sa millennium, pwede tayo magkatawang anghel eh. Pwede tayo magkatawang katawang tao. Natural. So pag nagkakatawang tao tayo, kala may experience tayo sa ganitong usapan. Kasi yung mga tao sa millennium, hindi naman perfect yun eh. So tayo mag-govern doon. Tayo magtuturo sa kanila kung paano sila susunod sa Panginoon Jesus. Kasi nagkaroon tayong karanasan dito kung paano sumunod yung katawan sa Holy Spirit through our soul, di ba? So kaya natin pinag-uusapan to. Hindi nila kaya yun eh, yung sumunod hindi sa Panginoon. Hindi tayo basta-basta akit sa langit, tapos doon ka na lang. Hindi. Magmamanage tayo ng mga tao, hindi lang sa millennium, kundi sa new heaven and new earth. At sa new heaven and new earth, maraming creation dyan. So nandun lagi yung prinsipyo ng body, soul, spirit. Yung physical at saka metaphysical. Yes. Yung material at saka yung material. Yung tinatawag nating nakikita at hindi nakikita. Diba? Kasi ano tayo dun eh, tayo yung nagugobyerno, tayo yung nagugobyerno, tayo yung
ay yung hindi lang soul, ha, kundi yung spirit na kung saan para si Jesus, may glorified body, universe ang kontrolado niya. Marindi yun. Amen. Dito pala, pinapractice na tayo ni Lord, body muna. Paano natin madidinayan? Kasi hindi yan talaga yung issue sa atin. Yes. Ang nakadestined tayo doon sa pinakamataas. Apo. So ngayon pa lang, tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano kontrolin yung laman na yan, na pinalinis ng Panginoon, na sanctify na. Kaya alam, pag hindi kontrolado ng Holy Spirit ni Jesus at saka ng Diyos Ama, di ba? Muna, si Jesus muna eh, kukontrolin niya yung soul. Tapos yung tandem na yan, na spirit ni Jesus Christ, saka yung soul natin, kukontrolin ng spirit, na kasama rin tayo doon. So finally, ito tayo ngayon, ang binabipate natin, tayo ay spirit ng Panginoon Diyos Ama, at tayo ngayon eh, pinapractice natin kung paano kontrolin yung soul, nandun yung reason, nandun yung mind, nandun yung lahat ng government, rules, etc. At yung katawan na yan, iyan ang manifestation kung paano tayo magre-reign ng Lord. So, ang point dito, kung paano natin natitake, o kaya kung paano natin nakokontrol, o nasusubdue, yung mga dapat na iwasan. Kaya nga meron tayong mga salitang compromise. Yung mga salitang huwag tayong maging self-centered, huwag tayong magkaroon ng self-love, self-love. Mang ganon. O kasi nga, hindi pa talaga yung bagong natin katuan eh. Pero, in a sense, yan na rin. Kasi babaguhin na lang yan sa isang kisap mata kung dadatnan talaga tayong buhay ng Panginoon. At hindi tulad ni Gachi. So, in a sense, kung ba tayo nag-usap na ganito. Nakuha niya? So, baka natin didina yung self na yan, yung flesh na yan, para lang lumabas yung talagang pagka-spirit natin na nagka-conquer sa buong universe, dito pa lang sa buong katawan natin tsaka sa buong church. Yun nga. Yun, mabuhay si spirito. Dito, dito mo nakikita natin ang kahalagahan ng deny yourself. Diba, dito natin nakikita ang kahalagahan ng don't compromise. Okay? Hindi dahil sa KJ ang Panginoon. Ayaw lang niya na mag-practice tayo dito na hindi dapat na pag-practice lang kasi hindi tayo talaga nakatalaga sa lupa. Pero dadaan tayo dyan. Sa millennium, magre-reign and rule tayo. Sa mga tao, sa mga cities, sa mga bansa, sa buong daigdig, sa mga ibang planeta, sa mga taong kamukha natin na medyo perfect na, tsaka sa mga anghel. So, yun ang pinag-uusapan natin ngayon, nagsinisimula natin sa body, sa physical, paano natin makokontrol to, na nasanay tayo na pagbigyan yung laman. Diba? Gets nyo yun? Yes. O, ngayon, baligtad na, kailan? Spirit, soul, body. Dati, body, soul, spirit. O, kaya tayo nag-uusap naman ganito. Gets nyo? Yes. O, kasi ang unang mangyayari sa chronological time, itong dispensation na ito na 6,000 years, rapture muna eh, panlangit eh. Doon nauna yung kasalanan eh. Sa langit, dando si Lucifer, hindi naman si Adam. Tapos sa lupa, di ba? So ngayon, dahil palis na tayo, magkakaroon ng resurrection, transformation, rapture, eh nandun tayo sa pang-rapture, di ba? Paano tayo ngayon magpe-prepare dito. Kung panlupa lang, medyo madali lang yan eh. Kung pang-angelic lang, medyo madali lang eh. Di ba? Ano yan eh, mga definite rules, regulations, di ba? Eh, spirit. Kailangan ma-experience mo to. Hindi ito natututuan na para bang school na may blackboard doon, tuturuan. Eh, walang ganun. Wala. Di ba? Anyway, nagsisimula lahat yan sa body, soul, spirit. O, may dadagdag kayo. Kaya pala ngayon pa lang, kuya, ang mandate sa atin ng Panginoon, live by faith. Kasi andito pa tayo eh. Kaya lang, ang makontrol itong katawang ito, pinagli-live by faith tayo, na pag sinabing live by faith, mag-walk ka sa spirit. Pag nag-walk ka sa spirit, kailangan lang yung spirit na yung kuya, mag-mature. Kasi ang problema, kahit may spirit ka ng Panginoon, kapag hindi pa mature yun, eh pakakasal tayo sa Panginoon, definitely kuya, mature. Hindi pa pwedeng hindi ka mature, lalo't sa paradigm ang pang City of God tayo. Sa puntong ito, Rolly, palagay mo, naiintindihan na tayo ng mga tao, kaya ng mga kapatid, na yung tingin natin sa Diyos, okay, sa creation, yung creation, yung creator, tsaka yung creation, eh maliwanag na. Maliwanag. Hindi na tayo kumakapa. Tulad ng dati. Kapag nag-uusap tayo ng ganitong mga usapan, di tayo parang nag-speculate. O kaya parang nanguhula ng theology. Diba? Halimbawa, naranasan natin yan eh. Catholic tayo, Protestant, born again, etc. Pag nangungusap tayo, nandiyan yung tendency na i-absolutize natin kasi narinig natin sa pastor, sa pare. Yung pala, pag narinig mo ibang katuruan, bah, mayroon pala lang ibang katuruan. Naging relative yung sa'yo, hindi ka na pwede mag-absolutize. Pagmumula na ng doubts, pagmumula na ng panlalamig, hindi ka na dating mainit. Diba? Kung iglesia ka, saksi ka niyo ba, o kaya baptist ka, hindi ka na dating, hindi ka na mainit. Kasi bah, mayroon pala lang ibang claim. Mayroon pala lang ibang claim. At kaya may claim, eh, ang tao kasi daming iniisip yan eh. Dami niyang mga philosophical worldview, dami niyang mga tinatawag kong genetic proclivity, epigenetic influence. Di ba? Kaya sinasabi ko palagi, kailan, ano tayo, open, tsaka ano tayo, malawak tayo. Kasi
pagka nag-umpisa ka sa certainty, mauwi ka sa doubts. O, kasi konti lang yung alam mo certainty. Pagka nagsimula ka sa doubt, yung tinatawag na agnosticism sa philosophy, bagamat may negative connotation, eh baka mauwi ka sa certainty. Tapos na tayo doon. Marami na tayong karanasan sa research, sa agnosticism, sa skepticism, di ba? Pati sa atheism. At ngayon, nauwi tayo na talagang may absolute God. May absolute Jesus, may absolute Holy Spirit, may absolute Church, may absolute plan of God, yung eschatology, may absolute ethics, di ba? May absolute na eternity, di ba? Mga ganun. Maliwanag na sa atin. Pinag-uusapan na lang natin kung paano tayo maghanda. Sa any moment na pagtunog ng trompeta, kamukha nung panahon ni Joshua at ni Caleb Mon. Naiintindihan mo yun? Yes. Sa Old Testament? Mm-hmm. O, hindi ako umugot ng ng doctrine ko sa Old Testament. Mm-hmm. Pero ang Old Testament, sinulat ng Panginoon niya sa pamamagitan ng mga Old Testament prophet, priest and king, para bigyan tayo ng lesson ngayon at matuto. Sabi nga sa Bible, for doctrines, correction, di ba, instruction in holiness, ganyan. So, naalala ko lang si Joshua tsaka si Caleb, di ba yun na lang natira doon sa mga lumabas sa Egypt, maliban doon sa mga 20 years below, at pumasok nang hindi na mamatay doon sa Promised Land. Bakit? Mon? Eh kuya, kasi umiikot. Umiikot ng halos na dapat sana sandali lang nila marating yung mga sabi ng iba mo, mga 3 days lang yun, mabilis-bilis. So parang ito yung kaso 11 days normal pala yun, no? Pero ilang taon sila sa ilang? 40 years. Bakit? Ito yung, diniscuss ni Lady kagabi ito doon sa bronze serpent. Ang ganda, no? O sige, bakit sila umabot ng 40 years? Baka murmur kuya, yung daing reklamo. Alam mo, kaya natin pinag-uusapan, may kinalaman sa atin. Meron tayong, may nilalarawan yung ganong pangyayari sa Old Testament, nakamukha-mukha natin. Halimbawa ngayon, nag-aantay tayo ng last trumpet. Yes. Shout of the Archangel. Tapos papasok tayo, inaasahan natin nang wala nang namamatay. Papasok tayo sa langit. Eh sila rin eh. Yung mga Old Testament people, hindi nga langit, kundi yung promise lang na Israel ang tawag. Kaya lang, meron din silang trumpet sound. Naalala nyo? At saka yung shout ng mga priest nung panahon na kung saan, umiikot sila sa Jericho. Basahin na lang ito sa Bible nila para malaman nila yung mga detail. Pero ang pinupunto natin dito, Mon, ano nga palang dahilan kung ba't tumatagal itong pagpasok natin sa langit? Sa mga kaso ng mga Israelita, yung murmuring, complaining, nakakalimutan nila nung umalis na sila sa Egypt. Maraming storya doon. Ayoko nang talakayin sa isa yun kasi hindi yun ang topic natin. Ayaw ng Panginoon na paglabas nila doon, lilingon-lilingon pa sila sa Egypt. Diba? Pero panilingon eh. Buti pa nung nasa Egypt, ganyan, may sibuyas, may bawang, may karne, ganyan. Buti pa sa Egypt, may tubig na. Ganyan. Madali salita, yung mga complain nila, alam-unawa natin. Na ang ibig lang sabihin ng Panginoon sa Bible, umalis na nga sila sa Egypt. Dala-dala naman nila yung Egypt doon sa puso nila, di ba? Hindi kaya tayo ganun gumisan? Yes. Kaya tumatagal? Opo, kuya. At saka ano pa, sabi, tiktikan nyo yung ano, yung Kanaan, di ba? Yung Israel nung araw. Israel ngayon, nung araw, Kanaan. Kasi doon sila pinapapunta. Ayun ang pinaka-promise lang sa kanila. Pangako ng Panginoon kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, at saka sa mga lahi niya, ni Jacob. Ano nangyari mo? 12 yung tiktik eh. O pagdating doon sa Kanaan, anong report ng 10? Ay, di natin kaya. Di natin kaya. Hindi yakang yaka. Aba, yung dalawa iba. Si Joshua at si Caleb, yakang yaka na. Kaya na. Kahit iganti pa sila. Dito talaga namang may iganti yung nandun. Noong panahon yun, yung mga tribu-tribu, sa gitna sila nga, Mesopotamia, maraming giants. Kasi kahit naubusalos yung mga giants noong panahon ni Noah, lahat na nga. Aba, sabi sa Genesis 6:4, bay meron na naman. Noong mga giants noong pagkatapos na. So anong panahon niya, no, mga many hundreds of years later, daming giants sa Promised Land, no? Now, in-occupy nga nila. Yun ang report ng 10. Yes. So, madaling salita, sa galit ng Diyos, sa pamamagitan ni Joshua, Caleb, Joshua, pinarusahan sila. Moses muna. Pinarusahan sila na bawat isang araw sa paniniktik nila sa Promised Land, katumbas ang isang taon. Eh, 40 years silang 40 days silang naniktik. Yun ang dahilan kaya 40 years. Doon sila pa ikot-ikot sila. Hindi kaya may lesson sa atin? Amen, kuya. Na 1992 pa dapat, wala na to eh. Okay, even before eh. Kasi ang Panginoon naman, madali niyang ayusin yung chronology.
O pero ba't tumatagal bago pumasok sa bago sa langit? May Egypt yung tayo. May Egypt tayo. May dala-dala tayong ano, Egypt. Yung dating kalikasan na galing sa Egypt. Kumbaga sa mga Israelitan. Gets nyo? Yes, kuya. At panayang murmur natin, panayang complain natin. Buti pa nung hindi ako dumaan sa gospel. Ang daming bawal pala rito. Limitado rito. Tipid. Ganyan, diba? Nakuha nyo, marami pa tayong devotional aspect makukuha rito. Pero ang bottom line dito, ang pangyayari sa Old Testament, pwede tayo, hindi lang yun, marami pa. Pwede tayong umugot dyan kung ano talagang problema, ba't di tayo nakakarating sa dapat nating marating tulad ng mga Israelita. Pero finally, nakarating. Yes. At nakarating sila, bakit? Bakit? Yung 13 rounds, kuya. Yung sumunod sila. Yung nakakatawang ginawa ng mga Israelita na utos ni Yahweh o kaya ng Diyos, kay Joshua at kay Caleb, sa mga Israelita, na pinayikot sila. Pinamarcha sila doon sa Mog ng Jericho. Apitong araw eh. Yung unang anim na araw, isang ikot, bawal isang araw. Ilan yun? Six rounds. Sa ikapitong araw, pitong ikot. Ilan lahat yun? 13. 6-7, di ba? 6-7. Marindi oh. 6-7, di ba? Ano nga pala yung number ng ating bahay doon? 1-6-7. Ano nga pala yung number ng office ko sa base nung nag-surrender ng sa Panginoon? 1-6-7, di ba? Anyway, anong, ginawa ba nila hindi? Ginawa. Tukad lang story short. Ginawa po. Parang nakikita ko sila, no? Yan, magmamarcha rin. Siguro, tawa ng tawa yung mga iganti rin sa taas ng Mog ng Jericho. Matangin ko itong Israelita ito. Anong pinaggagawa nila? Di ba? Pero kinatatakutan ng mga ibang mga nadaanan nilang mga karya niya. No? Ilang warrior yung mga Israelita. Pero pagdating doon sa tungki ng papasok sa dyan, doon sa Israel, doon sa Kanaan, doon. Bahil lapay-pay na sila man. Sipin 40 years, eh, paikot-ikot ka sa ilang. Di ba? So yun, lumalakad sila doon. Pagdating ng 13, 6 days, 6 rounds, 7 days, 7 rounds, yung pinaka-last apak doon, no, marcha nila doon sa 13th round ng 7th day. Anong nangyari? Sisigaw sila. Yung utos ni Yahweh. Sumigaw kayo ng malakas. Padunugin yung mga trompeta. Anong nangyari sa Mog ng Jericho? Pulbos. Pati yung mga archaeologists ngayon, hindi makita yun. Kaya kumisang dinidinay nila yun. Eh. Wala na. Yung taas ng Mog ngayon, naayon sa history. Mga tatlong karwahe pwedeng mag una-unaan doon. Ang laki yun. Batang laki nun, lapad nun. Mga mon, napulbos. Anong ibig mo sabihin mo? Parang hindi kaya yung katawan mo yan, tsaka yung Jericho, isa. O hindi kaya magpapatumbar yun, magpapadurog, o magpapapulbos dito sa katawan natin, na siyang inaasahan natin. Kasi sa isang gisang mata eh, biglang mawawala yan. Hindi kaya yung 6-7? Yes. Na 13? Yes. Na yung 13 na yun, parang yung dispensation, 6,000 years magmula kay Lucifer, plus yung 7,000 years, 13, bago magunang universe. Hindi ka kamukha ngayon, panahon niya dahil, 6,000 years. 6,000 years, tama rin? Plus yung millennium na may value na 7 years, 13. Wasak ang universe, pasok yung new heaven and new earth. Di ba nakikita yung parallel? Parallel. Di ka saan sinasabi ni Lord ngayon dahil itong gospel na pe-perfect na natin by the grace of God. Death burial eh. O death burial, 6 plus 7, di ba? Bagamat yung 7, maraming value yan, sabi ko, supplement. O, hindi kaya ito na yung panahon para tumunog yung trompeta. Amen. At sumigaw yung arkangel. Ba't natin pinag-uusapan to? Hindi kaya winawarningan din natin yung sarili natin tsaka yung mga kapatid ngayon. Umanda-anda na. O, kasi, pero mo, naalala ko lang, mayroong tao doon sa loob ng Kanaan na nagtumulong sa mga Israelita. Si Rahab. Yung babaeng patutot na kung saan. Nung pumasok yung dalawang tiktik at natiklo, sinave nung Rahab yung patutot. At sabi niya nung dalawang tiktik, si Caleb at si Joshua, magsabit ka ng red scarlet na lubid. Para pagka sinilusob namin yan, alam namin na ikaw ililigtas. Hindi kaya ibig sabihin sa tribulation period mo, yung mga tumulong sa atin, yung mga alam mo na, ayaw nila to, hindi nila hindi sila nakatiis hanggang wakas dito, dininayin nila yung chairs bandang uli, pero tumulong, no? Nakipagsimpa tayo sa atin at kinabagan natin. Hindi kaya yun ang tinutukoy natin sa 7 years tribulation period dahil rin magliligtas sa kanila. Tama? Kailan, Red Scarlet, diba? Tama? Okay, marami pa tayong masasabi dyan, pero ang pinupunto natin dito, darating ng Panginoon. Kasi itong daigdig na to, umabot na sa sagad-sagarang, alam mo na, kamalayan para ma-realize natin na paralel yung nangyari kina Joshua at Caleb tsaka yung nangyayari sa atin ngayon. Gets nyo? Yes. O, pero alin naman una? Rapture o tribulation period? Rapture. Anong klaseng rapture? Pre-trib, mid-trib o post-trib?
Pre-trib. Bakit pre-trib? Kasi nakaugalian yung mag-pre-trib. Sinila ngayon sa pre-trib. Ni-lecture ng iba yan. Ni-lecture ko. Kaya kayo pre-trib. Paano kung may pumasok dito ng scholar? Sabi niya, hindi pre-trib. Mid-trib. O kaya pre-trib. Pre-rat. Hindi. Post-trib. O tatlo na. Pre-trib, mid-trib, at saka post-trib. O dagdag pa natin yung pre-rat. Yung pre-rat bago yung last 3 years. Gusto kong medyo pag-usapan natin ito mo kasi controversial ito. Pagka researcher ka sa ganitong issue, sa second coming, eschatology, rapture, yung mid ng tribulation period, okay, ang dulo ng 7 years, di ba? Doon papasok yung mga terminology natin. Sa iba walang kwenta ito eh. Sa mga ibang religion na kung saan, di naman sila naniniwala sa eschatology natin. Wala sa kanila ito. Sa mga Christian na naniniwala sa pre-trib, premillennialism, bah, medyo may issue to. Kasi yung iba ngayon, naalala ngayon, may pandemya. Yung iba, ayaw ng bakuna. Uh-huh. Ang dahilan ng alam nila kasi alam nila parang pre-trib. Uh-huh. I mean pre-rat. Uh-huh. Di ba ang pre-rat bago yung pasok ng Antichrist doon sa tribulation temple. Last run appears. Diba, yun, bago yun eh. Magkakaroon muna ng tinatawag na apostasya. Uh-huh. At saka ng tinatawag na revelation ng Antichrist. Uh-huh. Di ba? Kaya nga papasok doon eh. So, madali salita, yung mga prerat, ang alam nila, darating ang Day of the Lord, yung last 3 years. Pagka nandyan na yung falling away, okay? At saka yung tinatawag na revelation of the lawless man, yung Antichrist. Gets nyo? Tapos mag-umpisa yung Day of the Lord. Ang Day of the Lord kasi marami ibig sabihin. Kung pre-tribber, yung 7 years. Pagka mid-tribber o kaya pre-rat, yung last 3 years. Pag post-trib, yung second coming of Jesus Christ, may Armageddon, yun na yung kanilang Day of the Lord. Okay? Lahat yan, ina-absolutize ng mga pre-trib, mid-trib o pre-rat, at saka yung mga post-trib. Kung akong tatanungin nyo ako, hindi. Tatanungin ko yan. Lahat yung totoo. Pero, para makita nyo na lahat yung totoo, kanya-kanya lang talagang destination. So pag may narinig kayo, kaya may nabasa sa YouTube, sa internet, na nag-explain ng pre-trib, baliwa sina Dr. Andy Wood, sino, yung mga dating tropa ni Dr. Walburn ng Dallas Theological Seminary, na kung saan medyo makatropa natin yan noong araw. Abay mo, pipilit nila talaga pre-trib. At hanggang ngayon, yan ang pinipilit sa internet. Pero pag nakarinig ka ng mga disciples ni Dr. English, Dr. ganito, Dr. ganyan, mga prerat, baka totoo rin ito. Dali salita, ano yung ibig sabihin ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 3? Nabasa mo ba yun, man? Hindi po ko yun. Nasabi ni Paul, nag-worry na yung mga Thessalonica. Alam mo, iba yung mga tao dun. Nung 2,000 years ago, nag-preach si Paul dun. Isang linggo lang yata siya ron eh. Daming na save. Dito ulit natin, 2 years, 20 years, walang ganagaw na siya save. Ang dahilan mo, si Paul, alam niya yung message. Death talaga. Patayan, hindi argue. Hindi bangayan, hindi debate. Patayan. Alam ni Paul, pagkaharap niya yung tao, ililibing niya yan kasi papatayin niya. So yung mga Thessalonica, maraming tinamaan doon. Maraming na save, na born again na tunay. Maraming naging tunay na Christian. Umalis si Paul, mga ilang linggo lang, umalis na si Paul. Banong umalis si Paul? Bah, dumanas ng pag-uusig. Tribulation, alam mo na, lahat naman ng tao, daranas ng tribulation. Naranasan nila yun. At saka yung parang panahon ni Nero, panahon ng mga emperor, ba't pinapatay yung mga kasama natin? Kala ko ba, hindi maamatay yung iba? Parang tayo ngayon. May namamatay na sa kanila, dami na may sakit, baka may pandemya ba? So, nagduda na sila, sinulatan si Paul. Eto na ba yung Day of the Lord? Pumasok na ba kami doon? Kasi ang Day of the Lord sa kanilang buon, 7 years tribulation. O, last 3 years. O, second coming. O, nakakuha ko lahat. Pre-trib, mid-trib, post-trib. Pero sa mind ng iba doon, hindi ganun katulad ng in-explain ngayon. Basta't nang alam nila, ba't nandito na yung Antichrist? Ito yata si Nero. Diba? So, sinulatan sila ni Paul, huwag kayong magulumianan. Kaya sino magsabi sa inyo, okay, kami pa, parang sa Galatians 1:18 na. O kaya sulat namin, huwag. Hindi niya darating yung Day of the Lord. O niya sa simula pa yung verse 1 nung 2 Thessalonians chapter 2. Tungkol niya sa pagdating ni Jesus Christ at saka sa gathering na dalawa 'yon. Tungkol sa second coming of Jesus Christ, malawak 'yon. Rapture at saka yung post-trib. At saka yung gathering of our selves, rapture 'yon. Huwag kayo niyang magulumianan. Don't worry, hindi mo na mangyayari 'yon hanggat wala yung apostasya.
departure, falling away. Ang problem itong apostasya na i-define o na interpret na dalawa. Isang rapture, isang paglayo sa tamang doktrina. Okay? Gets nyo? Oh, nagkaroon ng double meaning. So, yung double meaning na yan, apostasya o departure from the faith, at saka yung tinatawag na rapture, may katambal pa. Yung paglabas ng Antichrist, kailangan mangyari muna yan bago yung day of the Lord. Ang problema, ito yung mga prerat na dating mga pre-trib. Ba? O sih, madali sa salita. Bago dumating yung Antichrist, papasok sa temple na tribulation temple, eh, di ba, Antichrist yun eh, magsiset siya ng sarili niya, I'm God. Oh, kailangan nandiyan na talaga siya. Lumabas na yung low man of lawlessness, yung Antichrist na sinasabi natin, at nangyari na yung falling away, departure. Ibig sabihin, nanlamig na yung mga tao, nagbetray na sa isa't isa. Landisin tayo. Ano ba nangyari? Ba't nandito tayo sa trib? Nakuha nyo? Pinag-uusapan na, may nagka-rapture na ba? Hindi mo. Ito yung mangyayari pagka na-rapture tayo ngayon. Sa gitna ng tribulation period, ito na yung usapan. At nung araw pa, pinaprophesy na. Meron na pala siya. Sabi ni Paul, wag kayong relax lang, cool lang, chill lang kayo dyan, chill. Ang mangyayari muna ay kailangan merong falling away. Kaso nung 1954 moon, yung falling away na talagang primary meaning niyan, departure from the faith, no? Ay, di, ang primary meaning niyan moon, yung yun na nga, primary yung imagsigaan, yung rebellion, okay? Dinefine ng mga premillennialists na mga tigadalas karamihan, na rapture. Okay? Na rapture. Although, naunawan din nila, may falling away. Kaya lang rapture kasi, maliwanag ang Daniel 9:27, na yung 7 years tribulation period, yung 1 week, doon sa 70 weeks, hindi pa mangyayari, mangyayari lang yun. Kapag ka nandyan na, kinumpirma ng Antichrist, yung 7 years na agreement, no, na kung saan he will confirm the covenant with many, and then, sa gitna ng sa 7 years, doon, isa-set nung sarili niya, nung Antichrist, yung sarili niya bilang Diyos. Pero itong Antichrist na to, siya magko-confirm ng covenant. Gets siya? Yes, sir. Madali salita, para hindi tayo makompuse, itong pre-tribulation period na rapture theory na siyang daladala ko ngayon, mangyayari muna talaga yung falling away. Falling away, gets nyo? At yung revelation nung man of lawlessness, bago yung gathering natin o papuntang langit na rapture. Ang problema nito sa mga pre-trib na classical, ay, ibig sabihin, makikita natin yung Antichrist. Oo, pumasok na. Diba? Hindi pwede. Kasi sabi sa Bible, pag nandun na yun, delikado. Delikado na. Nandun na tayo sa trib. O, diba? So, paano ko patutunayan sa inyo ngayon, bagamat hindi ako nagle-lecture, sinasabi ko lang yung complex ng mga tatlong ganitong tatay, na pinagtatanggol ko ngayon itong posisyon natin. Okay? Paano natin masasabi na yung element of truth ng mga pre-tribbers, ng mga mid-tribbers, yung tinatawag na pre-rat, tsaka yung mga post-tribbers, nandito lahat sa atin. Ito. Paano ko ba tutunayan ngayon na nangyari na at nangyayari pa rin yung falling away, yung departure from the faith, yung imagsika na sinasabi sa Tagalog Bible na mangyayari din doon sa mid ng tribulation period at mangyayari din doon sa dulo ng 7 years tribulation period. Kung hindi ka dumaan sa gospel na katulad natin, wala hindi makikita ito. Bakit? Ano yung falling away? Yung falling away from the true doctrine. Pag tinuloy mo yung basa mo, yung context ng 2 Thessalonians chapter 2, 3, hanggang sa baba noon, bago pumasok yung chapter 3, bon, makikita mo talaga, tama tayo. Nang falling away na tinutukoy nitong last days na pag-aantay sa Panginoon sa context ng pre-trib, yun munang pag-deny sa gospel. Ayun na, nangyari. Buntag-dig, mga Christian, pati pre-tribbers, nag-fall away na. They've fallen away from the faith. Naging heretic na. Naging mapanghibagsik. Gets nyo? Na kung saan, ang lahat ng ito, ang author, yung man of lawlessness. Ang kaso, dalawang man of lawlessness. Isang false prophet, at saka isang political economic false prophet, Antichrist. So, anong ibig sabihin nito? Meron na ba tayong nakikita ngayon, bago mag-gathering or rapture, na nagpe-play ng dalawang role na ito? Ano yun? Falling off. Nangyari yan. Ito nga sinasabi natin lagi, tayo na lang ang totoo. Ang bundaigdig, yung mga Christian, naging apostate. Nagkaroon ng apostasya. Siyempre, hindi lang aminin.
Kaya sabi sa Bible, God will send a strong delusion that they shall believe a lie. Ano yung paniniwalaan nilang lie? Na hindi pa nag-rapture. Kasi naiwan sila eh. Na-rapture na tayo. Kasi yung dalawang elemento yun, nasa element of truth na yun, na sa second coming of Jesus Christ, at saka yung gathering, na kailangan nandyan muna yung apostasy. At saka yung man of lawlessness. Diba? Eh hindi nila doctrine na kailangan nandyan yung man of lawlessness, Antichrist, nang hindi pa nagka-rapture. Ang sinasabi natin, pwede, bago mag-rapture, nandyan na yung man of lawlessness. Hindi ko tinutukoy si ano, Ezekiah ben David. Ang tinutukoy ko, yung kamats ni Ezekiah ben David na false prophet. Nalalabas sa church. Sino yun? Nandiyan sa Rome. Nandiyan sa Rome. Hindi na tayo babanggit para hindi magalit yung mga. Nandiyan sa Rome. Hindi yung Antichrist, naka-Roman din, na kung saan, political leader, nalalabas sa gitna ng tribulation period, papasok doon sa tribulation temple. Nakuha nyo ako? Yes. So nandiyan na ba yung dalawang element na yun para magkaroon na rapture? Meron, nandiyan na. Buong daigdig mo, naging apostate na. Apostate. Mali yung gospel na pinipreach ng mga Christian. Eh, yat napaniwalaan nila, hindi nag-exist kasi alam nila, totoo sila. Amen. O, present ba yung apostasya? Present. Falling away from the truth? Yeah, from present sa context ng pre-trib. Nandiyan na ba yung pumapapil na man of lawlessness? Hindi yung Antichrist sa amin. Kundi yung bago yung rapture. Bakit? Eh, meron akong alam na documents eh. Na-research ko kahapon, kagabi. Na ito palang leader na to, itong mahilig sa ecumenicalism na to, galing sa ganito, pinanggalihan ko reliyon to, na meron siyang pinirmahan to 5 years ago, no, yung tinatawag na Laudato Si, nag-ibig sabihin eh, ang Laudato Si, mon, alam mo ba yung ibig sabihin? Care for our common home. Ang ibig sabihin, praise be with you, my Lord. Ang ibig sabihin, humanistic ang kanyang philosophy, ang kanyang political ideology, bagamat nagsasalita siyang parang dragon. No? O pero naka-disguise siya bilang tupang nangangaral. Alam mo na, religious. Pero yung kanyang ano, yung kanyang puso, yung nasa loob, yung espiritu ng nandoon, si Satanas. Parang Antichrist. Kaya lang tawag ko rito, false prophet. Katanden. Yan ang ibig sabihin ko. Ito muna ang lalabas. Na, at may covenant siyang pinirman mga after 5 years, itong kailan lang. Na 7 years. Patungkol sa ecology, sustainability ng planet Earth, etc. I-research na lang mga nakikinig sa atin para hindi tayo magtagal. Laudato Si. Yun. Okay? Yun ang yung covenant. Well, of course, pagka tinignan mo sa Daniel 9:27, parang hindi mabasa kung yung mentality mo nandun sa, kailangan Roman ano yan, kailangan Antichrist, tulad ng alam natin, na mag-negotiate between Palestinian and Israel. Maral yun ang sa mapapasok after the rapture. Pero sa ngayon, meron na na pumapapil para mapulpil na yung gathering of the saints at ma-rapture na. Kaya lang secret siya. Kung paano yung rapture secret, pati itong sinasabi ko, secret sa global theology. Paano hindi secret? Tayo lang nakakalam na tayo lang dumaan sa gospel. Rapture talaga kasi. Paano hindi secret? Hindi na nag-expect sila. Roman ruler na gagaling sa Udyo, kaya Assyria. No? Hindi yun. May lalabas muna religious Antichrist. Dalawa yan. Totoo, mga Seventh-day Adventist, madaling mapaniwala rin sinasabi ko. Magamad di ako Seventh-day Adventist. Naiintindihan niyo ako? Amen. So, kung nandiyan na yung dalawang element ayan, ano yung ibig sabihin to? Yung 2 Thessalonians chapter 2 and 3, mangyayari na. Ano yon? Yung gathering of the saints, rapture yon. At ang context, second coming, pre-trib, mid-trib, post-trib. Yung kanilang mga element of truth, pre-trib, mid-trib, darating din. Yung mga nag-aantay ng pre-rat, doon din sila sa gitna. Kaya lang, hindi na pang langit. Pang ano na, pang angelic. Yung nag-aantay doon sa post-trib, meron din. Yung 144,000, tsaka yung mga plus ng mga gentiles, at kung sino-sino, meron din chance doon. Kaya lang, panlupa. Okay? Pero yung tatlong element of truth ng pre-trib, pre-rat, tsaka yung post-trib, nakuha natin lahat. Praise the Lord. Gets niya? Yes. So, may kukonfuse pa kaya kayo pag may narinig kayo, nakita sa YouTube o kaya sa internet, na nagbibigay ng doubt sa inyo, baka hindi pre-trib. Pre-trib pa rin. Kaya lang, maintindihan mo lang ito pag dumaan ka sa gospel. Yes. So, gets niya? Amen. Ay, nakakapagod yun. Sige nga, yung prerat kuya, sige nga po. Pinapaulit pa. Hindi, yung prerat, i-establish nga rin natin kuya, yung falling away doon. At saka meron din. At saka yung tinatawag natin sa prerat, yung lawlessness. Prerat, pag sinabing prerat, yung day of the Lord, last 3 years. Pag sinabing mid-trib, pre-trib, yung day of the Lord, yung ano, wrath of God, yung Jacob's trouble, 7 years. 7 years. Sa mga prerat, 3 years. Sa mga post-trib,
wala na kasi pag nakita yung Armageddon na maaandiyan na obvious talaga gawa ni Satanas. Nasa loob sila. Oo, naandun na sila sa dulo, nandiyan na yung man of lawlessness, nandiyan na, nandiyan na yung departure from ano, ganyan nga. Oh, bundang din yung lumalaban na sa Diyos, ganyan. Yun, magkakaroon ng second coming sa kanila, rapture. At pinagsamang second coming. Yun yung mga iba naririnig sa radyo. May mga Pilipino pang leader dito nag-espouse na mali yun. Tama sa kanila, sa atin mali. Kasi hindi sila pang-rapture. Ang pang-rapture lang talaga tayo. Gets nyo? Yes. Pero lahat ng sinabi ko ng mga element of truth, man of lawlessness, apostasy, meron din sila. Okay? Kaya lang sa atin, hindi nila pwedeng maintindihan kasi kasama sila doon sa mga rebelde, mga pangimagsik. Kahit gaano pa kabanal tingnan yan. Mga born again, mga Christians sa labas, kasama sila doon. Pangimagsik. Kaya lang ang hirap nito, nagle-lecture sila ng ganyan, hindi lalang kasama sila doon. Ayaw nila. Yung naniniwala sa kasinungalingan, sa kapama kanila. Okay? O sige, ibang topic naman. Tapos na tayo. Tapos na tayo. So dahil pang-rapture tayo, darating ng Panginoon, palagay nyo, hindi tayo dinadaan pagandaan to? Pagandaan. O, para mapagandaan natin, pause muna to at mag-kape muna tayo. Ha? Sige. Pause muna. Tutuloy natin. Pause lang ko ah, parang din. Yan, okay. Mo, anong take mo? Ay, kaya. Kaya tayong patuloy. Panginoon talaga, pinoconfirm niya eh. Na yung position nyo, talaga yung mga espiritu nga ko yung sinasabi sa ano. Yung pinag-uusapan natin, global ito. Opo, kaya. Problema ng mga theologians, problema ng mga Christians na nag-aantay sa Panginoon. Ay, yung iba hindi. Wala silang pakiram dyan eh. So, yun, sige. Yung espiritu nga ko yan ng Diyos pag nasa iyo, wala siyang ililihim. Oh, pero pag puro intellect, puro knowledge, which is walang masama. Walang masama, kaya. Pero mag-arrive ka ba sa na-arrive natin? Ay, hindi po. Confusion ang marami sa'yo. Debate at away yan. Kaya yung 2 Timothy 2:15, rather divine the word of truth. Sa ating pinibigay ni Lord ko yan. Yun, purihin ang Panginoon doon. Okay, so walang malabo kanina doon sa next ko. Mabilis ako nag-lecture kasi hindi yun ang nasa isip kong le-lecture. Sige, ikaw, Rolly. Okay naman. Ano, na-settled yung ano na yung mga posisyon na yun, kumbaga. Yun ang nakita ko. So nakita mo yung ano, yung context ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 nung araw yung mga Thessalonica, nagwo-worry na baka kala na sa tribulation para yung mga tao ngayon. Kala they have the Lord. Oo, kala nila tribulation na, yun iba yung magpabaksin. Di ba yung mga ganyan. Alam mo na. Ay hindi ka naintindihan ang usapan natin. Pero awa na Diyos dahil may background tayo sa eschatology, sa alam mo na theology ng araw. Ang nagagamit ng Panginoon yun para imaymayin yung mga nangyayaring mga interpretation ng mga Christian scholars. Awa ng Diyos, kahit hindi tayo scholars, tayo naman yung mga kinabaga ng Panginoon. Ngayon hindi niya natin. So wala na, tuloy tayo ngayon doon sa question na kailan darating ang Panginoon. Okay. Yun na lang. Ayan, ang unang answer agad dito sa labas, no one knows. The day and the hour. Maraming ganyan sa Bible. Actually, hindi lang ang context niya, yung sinasabi ng rapture, second coming, pati yung end of the world. Sinabi ng Panginoon sa Matthew 24, alam mo na yun, yung pagkaginaw-naw ng daigdig, yung universe, no one knows the day and the hour. Yung iba mga, alam mo na, puro setting of dates, hour and date, yun ang paborito nilang verse. Yung iba naman, ibang paborito nilang verse. Yung alam mo na, ang dami, may mga lumalakad sa kadiliman, hindi alam, sa liwanag, alam, ganyan, mga ganyan. Lahat na papangatwiran eh. Pero tayo rito, katulad ng ginawa natin kanina, Ama ng Diyos, sabihin natin ngayon kung anong talagang paniniwala natin sa kailan darating ang Panginoon Jesus. Kasi itong church na to, ba't nag-alunglungan yung alunglungan yung mga ito? Parang nakakatulog na yung mga aso. Parang may namatay na hindi. Parang mahalunglungan yung mga ano. Yung mga demonyo nakakasilip na. Malakpin na yung araw natin. Mag-interrupt sila. So anyway, pag-uusapin natin talaga kung kailan darating ang Panginoon. Hindi tayo mag-set ng date na baka sabihin nila, ito na naman sila. Pero dapat alam natin, di ba? Huwag natin sabihin. Sasabihin na lang natin, any day now, moment by moment, magantay tayo, very imminent. Ito yung imminency. Hindi nung araw, ang imminency ngayon. So Mon, anong baka may tanong ka sa akin tungkol dito bago ako mag-share ng alam ko kung kailan tungkol sa kailan darating ang Panginoon Jesus, okay? Una, last days. Baka may gusto kang tanong sa last days. Ang last days nung pampanahon ni Paul. Yung first day, second day, blue 'yon. Yung second, yung third day, fourth day, yung red 'yon. 4,000 years agad 'yon. Nang dumating ang Panginoon, pagkatapos bumaba yung Holy Spirit nung araw ng Pentecost, man, last days na 'yan. Okay, last days. So ang last days matagal, 2,000 years din. So we are living on the last days of the last days. Gets nyo? Yes. Marami akong Bible verse pang backup dyan, tsaka historical data. Kaya lang hindi ito panahon ng Bible study o kaya ng systematic theology. Kung ano na lang yung ano, may i-share natin. Okay? Yes. Sana natin na i-elaborate ito pag hindi dumating ang Panginoon bukas, makalawa, anytime soon.
i-expound pa natin ito hanggat sa masimento sa mind ng mga kapatiran natin na ito lang ang totoo. Okay? Nababalik ang Panginoon Jesus. Rapture muna. Okay, sige. Hindi pre-rat, ha? Hindi post-trip. Aha. So, man, anong wala kang tanong sa akin? Ah, okay, maliwanag na kuya yung ang posisyon natin bilang pre-trib. Ang posisyon natin dito, noong araw ba, 1992 pa, di ba? Mm-hmm. Ang darating ang Panginoon, hindi Peace of Passover, kasi ginanap na niya yun, 2,000 years ago. Yung Seven Peace of the Lord, yung Moedim na tinatawag, yung God's Appointment, alam na mga Ujian, alam na mga Christian scholars, alam na mga premillennialists, alam na mga pre-tribulationists yan, master nila yan. At ako, matagal ko nang nililecture, di ba? Kaya ayaw ko nang i-detalye niya, kasi i-review na lang yung mga nauna nating mga upload. O kaya yung mga mas gusto nilang mag-lecture dito ng mga Amerikano, mga iba't ibang klaseng mga scholars, mas marunong sila mag-explain. Explain kaysa atin, lalo na yung mga Udyo na naging Christian, di ba? Pati mga terminology, eksakto, Hebrew. Tayo, kinukuha na lang natin lahat ng katas nila. Okay? Parang ginawa ko kanina kasi wala nang panahon. Wala nang panahon. Pero kung gusto yung detalye natin, panalangin nyo, darating ang Panginoon, siguro 2050, baka pwede natin gawin yan, di ba? Patay ka na nun, mag-uha. Sige, punta na tayo sa question, sa answer dun sa kailan darating ang Panginoon. Okay. So ang tinutukoy natin, rapture, hindi second coming, hindi yung millennium, tinutukoy natin, hindi yung fulfillment ng Passover, kasi naganap na ng Panginoon yun, 2,000 years ago, eksaktong nung pinagdiriwang ng mga Udyo, yung Passover nila, hindi nila alam, pinapatay nila yung meaning ng Passover, si Jesus Christ. Nung nilibing si Jesus Christ, eksaktong pinagdiriwan ng mga Israelita, yung piece of unleavened bread. Yung detalye niya, basahin na lang nila sa Leviticus 23. So, nung na-resurrect si Jesus Christ, eksaktong pinagdiriwan ng mga Udyo, ikaw tatlo, di ba? The third piece of those seven pieces of the Lord na nakalagay sa Leviticus 23, yun nga yung piece of first fruits. Di ba swak na swak? Uh-huh. And yet, walang alam yung mga Udyo na yung palang si Jesus Christ na gumaganap ng kanilang mga kapistahan 3,000 years ago, no, ginaganap na nila yan, di nila alam. Di ba? Wala silang alam. Parang ngayon, walang alam yung mga Christian. Pagka mayroong mahal na araw, si Jesus naman, hindi naman nila kilala. Ayan, parang ganun. Okay? So, pangapat, yung Feast of Pentecost. Okay? 50 days after the resurrection of Jesus Christ, yun na yun. 40 days after His resurrection, plus 10 days sa langit, bumaba yung Holy Spirit, 50th. So, nung araw ng Pentecost ng mga Udyo, eksakto, kapiyestan din ng mga Udyo. Doon sa 7 piece nila, yung ikapat, pinulfill, ginanap ni Jesus Christ to the exact minute of the letter. No? Ang Feast of Pentecost, kasi doon bumaba yung Holy Spirit. No? Nung panahon ng Pentecost, para simulan, ang Christianity, in fact, yun ang birthday ng Christianity. Noong araw ng Pentecost, 2,000 years ago. Okay? O, marami pa tayong mga detalye dyan. Kaya lang, ang target ko ngayon, sasabihin ko sa inyo kung kailan darating ang Panginoon Jesus sa rapture. So, for the last 2,000 years almost, nagtrabaho ang Holy Spirit dito sa daigdig ni Jesus, ng Diyos Ama, para i-prepare yung harvest. Okay? Ano yung harvest? Harvest ng mga Christian. Na mga mararapture. Nasa mind ko, biglang sumingit. Harvest is past, the summer is ended, harvest is past, we are not yet saved. Nasa Old Testament. Mag-ingat kayo doon, baka sabihin nyo yun, pag nagka-rapture, hindi kayo nasama, tapos na yung summer, tapos na yung harvest, di pa, nandito pa kami. Alam nyo kung sino magsasabi noon, yung mga Christian sa labas, na nag-aantay na rapture pero hindi ma-rapture, at kanina sinabi ko na ang dahilan. Okay? Una-una, wala silang gospel na kamukha natin, wala silang extra spirit, yung Espiritu Santo ng Panginoon Jesus, sa alang Ama, at marami silang kulang. Okay? Anyway, punta tayo sa Pentecost. So after 2,000 years, eto na! Nasa dulo na tayo ng gawain ng Holy Spirit dito sa malawak na 2,000 years na to. Yung ibang pinulpil ni Kristo, araw lang yan eh. Di ba? Yung Passover, unleavened bread, first fruits, araw lang mapagitan niya. Pati nga yung araw ng Pentecost, yung unang bugso. Kaso yung katapusan ng Pentecost mo, magtatagal yan hanggang 2,000 years. Yan ang recruitment ng Panginoon, pagliligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang sinugo niya sa kanilang Ama para yung tunay na Christian lalabas yan sa huling araw. Yung tunay na church, ha? At yun ang rapture, ang dulo. Okay, kailan? Eh, di tingnan natin yung mapa natin. Tapos na yung Passover, yung unleavened bread, yung first fruits, yung Pentecost, eto na, tutuldukan na yung harvest. Kailan yun? Eh, di piece of trumpet. Kailan yung piece of trumpet? Eh, hindi nangyari noon. Hindi nangyari itong mga nakaraan. Pero alagang tayo na 1992, September 28, midnight, 29, yung gitna noon. Kasi 2 days ang piece of trumpet. Okay, so nabanggit ko yung piece of trumpet mo. Alam ba yung piece of trumpet? Maraming ibig sabihin. Rosasiana, di ba? Yung beginning of years, head of the year. Yeah. Ang ibig sabihin niyan, yung Rosasiana, pag ginagdiriwang ng mga Israelita, sabay-sabay yan, ha? One day pero 2 days, yan eh, sineselebrate nila yung creation of
creation by God of Adam. Hmm. Kita mo yun, paglikha ng Diyos kay Adam. Okay, day of creation. So, sa kalendaryo ng mga Udyo, 5,782 na itong taong ito. Hmm. Alam mo, pagka, kung bakit siguro kulang na 6,000 years. I-add mo yung mga araw o kaya panahon o kaya years na hindi nakipag-ugnayan Diyos sa kanila. Nandun yun. Okay? Exactong 6,000 years. Okay? So, nakikita itong mga sasabihin ko at sinasabi ko na sa miss na. Okay, ang miss na kisa, extension ng libro nila, yung Old Testament, na kung saan pagka binasa mo yung Rosasiana, meron kang mababasa, nakakibat ng mga katotohanan tungkol sa Rosasiana, yun nga yung Peace of Trumpet, Rosasiana, at Yom Teruah. Okay? So yung Rosasiana, new beginning. Tama-tama, kapag binago na yung katawan natin, bago na yung beginning, bago na yung katawan natin, bago na yung dispensasyon, nandun na tayo. Yun, no? Yun ang ibig sabihin ng Rosasiana. Yung Peace of Trumpet, yun ang ano eh. Yun ang... Yan ang ano, yung ang celebration ng mga Udyo na kung saan 9 session yan eh. Bawat session, doon sa dalawang araw na yun, 11 blowing of trumpet. So 9 times 11, 99. Yung isang pang-isandaan, yun ang last trumpet. So kung ang piece of trumpet ngayon, ng taong ito, babagsak yan, ano eh, September 7-8. So kalendaryo ng mga Udyo, 6 pala ng hapon, simula na yan eh. 7 tapos 8. Okay, dalawang araw. Madali salita, birthday kong dulo. Oh. Okay, so, huwag kang pumunta rito. So, wala ako rito. Joke lang, ha? Okay, sabay tayo. Okay, so, okay. Kasi doon ako magiging image of God, ha? Pati ikaw. At ilang araw noon, magiging kamukha natin si Jesus. Okay, anyway, balik tayo rito. So, yung piece of trumpet, blowing of trumpet ito man. Ang mga Udyo, pag sineselebrate nito, talagang trumpeta. No, walang hintong ano yan, blast of trumpet. Tapos kanina, nabanggit ko na yung Rosasiana, nalaktaw na ako doon, meron pa rin kakibat itong Rosasiana at Peace of Trumpet na celebration nila itong darating na September 7-8. Okay? Yun nga yung tinatawag nila na Yom Teruah. Ano yung Yom Teruah? Ang Yom Teruah ay tungkol sa ano yung trumpet blast ng Panginoon na pagkalakas-lakas kung saan igagather na talaga yung mga dapat igather. O nandun na naman, yun di ba? Last trumpet. O yung Teruah, ang tawag ng mga Udyo ron, no? Awakening blast, sabi nga. Di ba meron tayong naantay na Trump of God? Na napakalakas siguro, no? Na makakarinig lang yung mga Christian na nakahanda na living saints. Kasi yung mga dead in Christ, ako, naniniwala ako, maririnig nila hindi yun eh. Kundi yung sound of the Archangel, yung sigaw ng Archangel. Sa atin, maririnig natin, sigaw ng trumpeta ng Diyos. Sa ibang mga theological issues na interpretation na basa ko nung araw, sigaw daw ng Diyos yan eh. Yung isa, sigaw ni Jesus. Anyway, kasi nga may gospel of God tayo. Sana totoo yan, okay? So whatever, kahit anong marinig natin, basta't pag tumunog yan, ay sigurado, bubuhayin yung mga patay na kay Kristo, tayong mga buhay pa, hindi na mamatay, babaguhin na lang katawan. Na kung dadatnan tayo, dead or alive, so be it. Basta't tiyakin natin, daratnan natin, o kaya mararanasan natin yung essence o substance ng Peace of Trumpet, Rosasiana, Yom Teruah, at Yam Hadin. Okay? Ano yung Yam Hadin? No? Ang Yam Hadin sa mga Udyo ay Judgment Day. Di ba, Mon? Di ba pagka nagbago na yung katawan natin, diretso tayo sa Bema, may judgment seat of Christ. So, tama-tama yung interpretation ng mga Udyo, bagamat hindi sa kanila ito, sinasabi ko, kundi prophetically, para sa church. Kakibat ito ng Peace of Trumpet. So, hindi kaya, Mon, mag-iisip ka. Baka ito na yun, ah. Itong darating na Peace of Trumpet, no? Pero may priest tayo, kahit di dumating ang Panginoon Jesus, lagi naman Peace of Trumpet sa atin. Pero malay mo, baka ito na yung katapusan. Ito na yung last trumpet. Diba? Anyway, ang Yom Hadin, Judgment Day. O, tandaan na lang nyo doon, Bema, para hindi na tayo mag-explain matagal. Meron ba mon? Yom Hasikeron. O, alam mo yun? Hasikeron. Okay? O, Zion, Hasikeron. Ang ibig sabihin niyan, Day of Remembrance. Mahalala ng Panginoon ang pangako niya last 2,000 years ago na meron pala siyang kukunin. Okay? Na isang maiwan, isang mawawala. O, di ba? Yan ang paniniwala nila. So, hindi ba consistent sa paniniwala natin yun na pagdating ng Panginoon, hindi lahat nagsasabing Christian. Sasama. Mararapture. Kasi dalawa rin ngayon eh, yung nasa ubasan, sila yung mga naniniwala na Christian sila, babaeng balo, kumbaga, pero hindi babaeng balo. Sila yung nagsasabing para silang naaman, 7 times, nag-dive deep doon sa Ilogordan, di ba, para mawalan kayo ito. Pero hindi, yung kanilang gospel kulang. So, sino sinasabi ko, nakukunin ng Panginoon, yung isa, maiwan? Ang maiwan, yung mga churches o Christians sa buong daigdig, na hindi talaga dumaan sa gospel na dinaanan nyo, dinaan ko.
Praise the Lord. Okay? So, yun ang Yom HaZikaron. Isang mawawala, isa yung maiwan. Diba? Dalawa yung nasa tulugan. Yung isa mawawala, isa maiwan. Yung iba masyadong localized. Kala nila yung asawa nila lalaki, babae, maiwan. Yung sila, mga ganun. Ah, hindi. Malawakan yung ibig sabihin nito. Ibig sabihin ito, yung mga Christian na nagsasabing sila yung Christian. Hindi mararapture yan. Kundi yun lang mga Christian talaga na dumaan sa gospel, na perfectful gospel. Parang si Naaman na pinalublob ng 7 times doon sa ilog ni Elisha, di ba? Kaya gumaling yung ketong. Ganun tayo ngayon, di ba? Wala tayong kasalanan kasi nga death, burial, okay? Parang kanina, in-explain ko na yata yung kanyang kay Elijah, di ba? Hindi ba? Umami yan. Tsaka na yun, next time na yun. So maliban dyan mo, ang ibig sabihin ng Peace of Trumpet, itong darating na sa taong ito, Peace of Trumpet, which is September, next month. Ito lagi yung ibig sabihin, kahit na halimbawa, hindi dumating ang Panginoon, hindi itong September. Next year, ito na naman ang ibig sabihin. So ano nga pala yon? Yung wedding day. Okay, wedding day. Ang Peace of Trumpet pala sa mga Udyo, may context. At mayroong essence, substance na wedding day of the Messiah. O sa kanila, ano yan? Hindi, Christian yan. Concept nila yan. Na pagka nagse-celebrate sila ng Peace of Trumpet, wedding day of the Messiah. Translate natin sa atin. Hindi ba yung nasaan natin? Pagka tayo, binago na ng katawan ng Panginoon, church, babayan, bride, hindi yung may secret love, ha? Alam mo na yun, ha? Alam ba, kakasal tayo sa Panginoon, tapos andun ka na sa aisle, sabi mo, I do, pero iba pala yung nasa isip mo, ibang lalaki, ibang babae, ba delikado tayo dyan. So ito palang wedding day of the Messiah, ginaganap din ng mga Udyo tuwing Peace of Trumpet, di ba? At naalala natin dito yung John 14:2. Alam niyo yun, in my father's house, there are many mansions. If it were not so, I would have not told you. I'll go and prepare a place for you. If I'll go and prepare a place for you, I will come again. That where I am, there you may be. Also, pag-aralan na lang mga nakikinig sa atin, yung tradisyon at customs ng mga Udyo, pagka kinakasal. Alam mo na yun, may betrothal muna, tapos after 1 year, gagawa ng bahay, yung lalaki, tapos na yung betrothal, tapos pagdating doon sa 1 year after, more or less, yung tatay, sasabihin niya doon sa anak niya, na Udyo, anak, kunin mo na yung kasintahan mo. So, yun ang dahilan, kaya no one knows the day and the hour, only the Father knows. Kasi nasa may ng Panginoon, yung ugali ng mga Udyo, na ang ama ang nagsasabi doon sa anak niyang lalaki, o anak, itanan mo na, okay? Tapos na yung bahay. Sandali, saan ba si Jesus ngayon? Sige ba, makin sa langit, gumagawa ng bahay natin. City of God. Palagay ko, tapos na, 2,000 years na eh. So, babalik na siya, kung saan siya naroon, nang galing, doon tayo dadali. Pag pinag-aralan yung Jewish custom ng tungkol sa marriage, swak na swak. Na pagkatapos ng rapture, may 7 years. Kumbaga, sa kanila, pag kinuha na ng lalaki, yung babaeng may kompletong langis, yung tinatawag na naka-reading virgin doon sa 10 virgins sa Bible, yun, susunod doon, 7 years. Sa kanila, 7 days. Okay? Pagkatapos, marriage sacrifice. Madali salita, basahin na lang nyo. Yung mga i-google nyo, saktong-sakto, malalaman nyo. Itong in-explain ko sa inyo, in summary, yun na yun. Okay? So, maliwanag ba? Na kung saan, only the Father knows. Ang ibig sabihin ng Panginoon, alam ng Panginoong Jesus ito. Alam niya, gumagamit lang siya ng mga tinatawag ng mga figure of speech, mga riddles, etc. Para malaman natin na kung ano yung Jewish custom, ganun din ang gagawin niya sa rapture. Maliwanag? Maliwanag. Palagay nyo, bago tayo magpatuloy, meron kayong comment? Kanina kausap ko si Jack. Sabi niya, yung bang, Jack, di ba, sabi mo, pagka, limbawa, yung babae, ganito, lalaki, ganyan, hindi naman alam talaga ng lalaki kung yung nasisip ng babae. Kuminsan, ang layo nila ng babaeng kakasal, pera. Na-imagine mo yun, Jack, halimbawa, kakasal ka, halimbawa lang, binata ka, napakayaman mo, napakapogi mo, etc., minahal mo ng gusto itong babae, kinamatay mo pa. Tapos nasa isip niya, nabasa mo, at binubulong-bulong ba niya? Nabayaran niya kaya yung insurance fund. Ano kaya? Mayroon kaya siyang Lamborghini? Ano kaya meron siya? No? Anong saan kaya yung mansion niya? Parang inabol niya lang kayong pera. Pero kaya, lesson sa atin. Baka mamaya, after lang natin, yung bagong katawan, yung City of God, yung New Heaven, yung mali masama doon. Pero ang talagang babaeng gusto mong pakasalan, Jack, kung yung binata ka, yung ikaw ang mahal. Diba? Ikaw yung mahal. Gets mo yun? Kasi pagdating sa millennium, ito, makapagganda nito. Si Boy Crispo, kausap ko nung isang araw dito, Boy, naalala mo kung ang ibig sabihin ng divine human? Kuya, lalaki at babae mag-asawa. Kako, Boy, kako, nakagis na ko sa bahay. Yung sabi, pagka
Dahil nanay ko, ano yan eh, hindi naman nilalamit eh. Mm-hmm. Pero napunukha ako sa nanay ko, pagka sweldo ng tatay ko, napupunta lahat sa nanay ko. Mm-hmm. Okay? Yung sweldo ng tatay ko, binibigyan niyang kusa mm-hmm. doon sa nanay ko. Alam mo baka akong malalim na ibig sabihin nun doon? Mm-hmm. Ngayon, wala nang normal yatang ganun na ano. Mm-hmm. Dalasan ngayon eh, di ba? Oo, wala na. Pag sinabihan, binigay ko siya sa, ay, under desire. Wala, marami na. Hindi na naiintindihan ng mga tao yung ibig sabihin ng Panginoon. Pero ang talagang ibig sabihin niyang boy ko ito, pagka nandun na tayo, kahit ngayon, di ba ngayon, pagka ang Holy Spirit sa buhay mo, tapos tayo nandyan, Spirit rin tayo eh. Nagsusurrender tayo sa Holy Spirit mm-hmm. at ang gawa ng Holy Spirit, yun lang ang bagay na hindi masusunog doon sa bema. Tama? Tama. Pag yung gawa mo, sunugin mo. Mm-hmm. Dalhin natin yung issue doon sa, no, sa bema. Mm-hmm. Diba? Hindi ba pagdating natin sa bema, babalik natin yung mga crowns sa paanan ng Panginoon? Mm-hmm. Kasi kung ano lang yung ginawa niya sa buhay natin, nakatumba si mga crowns of glory, crowns of life, crowns of righteousness. Eh yun eh, kaya lang naman natin nakuha dahil sa kanya. Bakit? Siya kasi yung lalaki, tayong babae. Kumbaga, siya lalaki, sa asawang lalaki, tayong asawang babae. Lahat ng kinikita niya, lahat ng gawa niya, binibigay sa atin. Ba't ko dinidin to? Kasi ang babae, yung church, ang tungkulin niya mag-submit. Yun ang tungkulin natin ngayon. Yun ang privilege natin. Surrender sa Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus, minsan na pagkakamala ng napakalupit ng Panginoon, ba't may nagsusurrender? Hindi naman tayo alipin yan. Nasawa nga tayo na, kasintahan tayo. Ang Panginoon Yesus alam niya yung role niya at saka ang Diyos Ama, ibinibigay sa atin ang lahat ng napagtrabahuan niya. Parang yung lalaki, sawa. Tatay na nagtrabaho pagkatapos ng payday. Honey, sweetheart, ito yung ano, sweldo ko. Hindi ba tuwan-tuwa yung babae? Kayo yung babae, tayo yung babae, ang Panginoon Yesus yung lalaki. Nagagets niyo? Di ba napagandang ano, no, harmony yun? No? Magmamahal yung asawang lalaki, nagsasubmit yung babae. Yun ang church na nagsasubmit sa Panginoong Yesus o kaya sa Diyos Ama, even now at saka sa eternity. Pero kanino pala yung gawang yan? Yung mga, alam ba, nagsusurrender tayo sa Panginoon ngayon, nagpipreach tayo, etc. Gawa dapat yan ng Holy Spirit. Kasi yung gawa ng Holy Spirit, yun lang ibibigay. Na sweldo natin doon sa bema. So wala tayong ano, wala tayong dapat ikatuloy. Eh, puro na lang Panginoon palambuhay, hindi na ako nakasingit. Eh, subukan mo sumingit, okay? Sunog yan. Di ba, napagandang plano ng Diyos, Rolly? Ano, same Ron? Oo, yun na paano. Kumbaga, wala tayong effort dun eh. Di ba? Yun ang ano, gawa talaga. Kahit naman larawan dito sa lupa, ang ganda nun. Yung nawala nga lang kasi hindi na naintindihan ng mga tao. Ano yung ligawan, kasalan, nawala yan eh. Di ba? Ang talagang dating talaga nito, shadow ito. Kaya lang, sinamba ng mga tao yung shadow, nasira. Binasag ng Panginoon tungkol ng araw, siya na lang ang issue ngayon. O ano? Kakasal na tayo, hindi? Oo, tanong, kasal na ba kayo? Oo, kasal na. Dito sa lupa, dito sa lupa. Hindi ko tinutukoy yung maging trust mo. Mga mamaya, secret love yan, secret lust. Diba? Meron ka bang secret enemies, Mago? Marami. Yun, bawal yun. Okay? Kasi kung may secret enemies ka, dapat i-confess mo sa Panginoon yun. At i-surrender mo yan, yung pagsisiyan mo, yung mga galit mo, pot mo, etc. Kasi gawa-gawa ng laman. Okay? Meron ka bang secret plans sa Billy? O yun, kasinungalingan yun. Dapat tayo, joke lang. Alam nyo na yun, pag nga, ay, hindi pa darating si Lord, magpaplano muna. Ay, pag sinabi mo yun, matagal pa ang Lord, delikado ka. Hindi mo napakakainin yung mga tupa mo, yung mga na-witnessan mo, ay, wala, datagal pa ni Lord eh. Follow up mo, brother. Ay, wala. Hindi naman nakikinig. Dami natin dahilan, di ba? So, ingat tayo dun. Secret fears, meron kayo secret fears? Fears. Mga katatakutan? Fears. Baka walang vaccine. Walang puds. Wala tayong pakialam sa vaccine, gera, gundo. Basta may pagkain. Si Mago yun ha, si Mago. Hindi ako. Sige, ano ba? Secret lusts. Meron. Kanina, nabanggit natin to. So, Rolly, Jack, nag-usap tayo bago tayo matapos tungkol sa compromise. Yun. Okay, yung alam mo na, pagkakasal ka na, alam mo na, gusto mo datnang ka ng lalaking ikakasal. Kung babae ka, malinis ka. Yes. Wala kang iniisip na iba, kundi yung lalaking pakakasalan mo, wala kang atraso, malinis ka. Maganda ka, perfect ka, di ba? Ganyan-ganyan. So, holiness yun, Rolly. So, anong last word mo, Mago? Pagdating sa holiness? Sa akin po yung nga po. Siyempre, kailangan nakita ka sa Facebook. Hindi naman nakikita ni Lord yung Facebook eh. Tamiya, yung mga ganyan ngayon, di ba? Tamiya, di ba? Kay mga robot. Yun. To the pure, everything is pure. Ganun ba? Hindi pa, dapat talaga. Ito, last na siguro ito. Samantalay natin, katwala si Simon. Baka mamaya, masingitan pa tayo ni Simon. Anong yung sabihin na surrender?
lahat po talaga ibibigay. Halimbawa ikaw, binili ka na ng Panginoon, di ba? Namatay ka na, nilibing, wala rin luma, binayaran ka. Nasa langit ka pa kasi nabuhay ka magulit, kalakip ni Kristo. Babae yung Holy Spirit ng Diyos naman, tsaka si Kristo, nagkataon-taon sa iyo. Ang Panginoon Jesus. At yung spirit mo dyan, tsaka yung kaluluwa mo, nakasurrender yun. Hindi ko na-elaborate yun. Pag sinabing surrender yung katawan, mag-o, Romans 12, yun ang true worship, by surrender. I beseech you therefore, my brothers and sisters, sabi rin, di ba? By the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, blameless, and acceptable unto God, for this is your reasonable worship service unto God. Be not conformed to this world, but be ye transformed. Hindi ako nagbabasa, mga memorize ko itong mga verses ito, nung araw pa, so that you may know what is the perfect will of God. So anong issue doon? Surrender, yung pala yung worship natin, di ba? Sa Panginoon, spirit and in truth ang context, di ba? Pag sinabing surrender mago, at ikaw ay bahay, templo, may mata, may ilong, may tenga, may bibig, papagamit, may katawan, may bituka, may ganito, may sex organ, may pagkakas. Anong ibig sabihin nun? Kanino mo gagamitin yung mata mo? Panginoon po eh. Ah, ang galing ah. Kaya pala ang Panginoon lagi nasa Facebook at ang Tamiya yung... Ginagamit naman po. Ah, ginagamit. Ah, in it but not fit. So, hindi yung rationalization, hindi. Kundi reason lang. Reason. Ah, magkikita tayo sa BEM. Okay? See you in court. Ha? Yung mata mo, dapat yan, ano yung tamang paggamit yan? Pag sinabi mong nakasurrender ka, anong babasahin mo? Bible? O yung mga news muna? O kaya, ang pinaka-worst, yung mga porno. O mga hindi porno. Yung mga nandiyan sa Facebook na kung saan, may biglang sisingit ako, wow, ganda ng legs. Wow, ganda. Diba? Siyempre, Bible muna po. Siyempre. Pero magsinukaling ka muna. So, ang surrender, mata mo, surrender mo. Hindi atin yan eh. Mag-iingat tayo dito kasi surrender tayo, surrender. Yung mata natin, ginagamit natin, hindi sa Panginoon. Hindi man tayo nagbabasa ng Bible. Hindi man, tenga muna. Marami pa akong masasabi. Paano natin susurrender yung tenga natin? O, siyempre, pakinggan mo mga music ng mga nakaraan. O kaya yung mga dinatang. Mga recording ni Lol. Music. Ah, siyempre, mga Korean music noon, 'di ba? Mga rock music. O kaya yung mga sentimental music na nagpapaalala sa iyo. Sa secret love mo, tsaka secret last mo, tama? Mga theme song niyo. Pero yun ba yung tamang paggamit ng tenga? Anong pakinggan mo? Yung mga fake news o yung Bible, yung gospel? Gospel. Yung mga kapatid o hindi kapatid? Kapatid. Siyempre, kasi natuto na tayong mga tuliran. Pero hindi surrender yan. Ha? Ang surrender mo, paano mo gagamitin yung ilong mo? Diba? Oo, oh, diba? May malalim na ibig sabihin yan eh. Pag sinabi natin surrender ang katawan natin, lahat na, magmula ulong kang pa. Pati jeans. Pati yung buhok. Ako wala nang gano'ng susurrender dyan. Ikaw ang diamond. Pero ba't ka nagsusuklay? Ba't ka nag-shampoo? Para kanino? Para kanino ka nagbumabangon, nagbibis, naliligo? Para kanino? Kala ko ba nakasurrender na eh? Yung bibig, para kanino yan? Kung talaga sinurrender mo na sa Panginoon yan, yung susi niyan dapat sa kanya eh. Hindi yung kapag gusto mong gamitin, akin yung susi. Si Lord, yung iba sa'yo na. Hindi naka-surrender yun. So, kanina mo gagamitin yung bibig natin. Kasi bibig mo. Di ba? Sa church din po. Maniwala ako sa'yo. Di ba, umago pa lang, iba na yung ating bubukong. Hindi naman tayo nagpupuri sa Panginoon. Madalas eh. Tsaka kung saan, mag-ipag-usap tayo, kinakaya pa nga natin ang Panginoon. Eh. Lalo na pag medyo ba, ano to ha, parang nakaka-intimidate ha. Kakaya yata kung sabihin ko yung gospel. O kaya makipagpatayan ako agad. Sabihin ko, ang gospel, mamatay ka muna. Ay, hindi, nakakaya. Kailangan, kausabi ko muna ito ng philosophy, psychology, tungkol sa business, tungkol sa aksi, dente. Okay? Walang masama lang sinabi ko, kaya lang yung motive natin. Talaga ba sinusurrender natin? Wala masama kasi may pera sa aksi. O, pero yung ban talagang pera, yung nasa isip natin, pinapagamit na ba na talaga natin yung isip natin? Ang iba sabi sa Bible, guard your mind. Diba? Maliban po sa ganun, Lord. Akin ang iba ron. Yung lang, ganun ba yun? Kasi yung ating sinusurrender, hindi lang mata, tenga, ilong mata. Diba? Isip, puso, kailangan nakasurrender. Kamay. Para saan yung kamay mo mag-o? Ano po, kahit nandun sa kwarto, madilim, ganyan-ganyan, yun ang gamit mo para sa Panginoon? Oo. Marunong na talagang makatuwiran itong anak mo. hindi na ito pe-baby. O naintindihan niyo ako ang role. Sa Panginoon itong kamay. Ako nga nagigilty pag nagpipinta ako. Nang hindi talaga, art for art's sake. Ako parang sarili ko ng philosophy. Kailangan talaga para sa Panginoon. So ayaw kong kumilos yung kamay ko hanggat di talaga sa Panginoon. Pero nakakalusot yung iba. Okay?
Yung kailangan maging perfect tayo. Mm. Yung pa, para saan yan? Saan tayo nagpupunta? Saan tayo dinadala ng pana? Mm. Siyempre sa Rosticken, Mon. Oh. Di ba, Mon? O pero yung pang Rosticken, para talaga sa Panginoon. Amen. Ibig sabihin, pag sinabi ng surrender tayo, Mon, pati kuko, lahat, nang imay-imay ng ating pagkatao. Pati oras, pati talent, lahat ng pinagkatiwala ng Panginoon, i-surrender yan. Amen. Di ba? Pag hindi, yari tayo. Yari. Oh, no. Bakit? Nawawalan tayo eh. Oh, ng pribileyo at saka ng pag-iip ng kayamanan, ng panlangit. Mm-hmm. Tayo lang nalulugi. Mm-hmm. So pag sinabi natin surrender, hindi negative. Mm-hmm. At tayo pala eh, oh, benefit natin, napakalaki, sa bema. Mm-hmm. At sa eternity. Amen. Oh, meron pa kayong dadagdag? Kompleto yun. Tatlong araw na tayo, tayo dito. Oh, sige, ano ba? Wala na? Andun yung holiness mo, iba tayo eh. Holy, ibig sabihin, iba ka. Mm-hmm. Christian ka, iba ka. Iba ka sa daigdig, iba ka, iniwalay ka ng Panginoon dito, hindi ka tigarito. Kahit may bahay ka, ituring mong wala. May asawa, lalaki ka, babae, ituring mo hindi ka gano'n. Ituring mong talagang ambassador ka ng Diyos, ambassador ka ng Jesus Christ dito, terrorist ka ng Panginoon dito, ang layo niyo, patayin. Ang lahat na nakikita mo, naririnig mo mga tao, napa, lumapit lang sa'yo, mago, koryentein mo na agad. Kailangan 1,000 billion volts yun. Sa pamamagitan ng nuclear power ng Diyos, yung gospel. Ganun ba tayo? Dapat ganun. Nagagamit ba natin yung oras na yun? O kinakaya ang Panginoon pagka meron tayong mga compromise? Baka mamaya hindi ko makuha yung deal. Baka mamaya hindi ako makabenta. Baka mamaya sabihin niya, sanu ako. Baka sabihin niya, religyoso ako. Bah, ganun ba tayo? Dapat hindi po. Hindi, ano, radical tayo. So ang radical na sinasabi ko dito, radical discipleship, radical worship, radical Christianity, radical ano, holiness ito. O, pag sinabi kong radical, iba ka. Inugat mo. Yung lahat ng katotohanan dito, epistemological ang approach mo, very intellectual, biblical, lahat na ng ikal. Okay? So sa pangalan ng Panginoon Jesus, amin. Tapos na ako kayo, baka may gusto pa kayo sabihin. Wala na, meron pa? Wala na ako yan, napakaganda. Patayin mo na yan, Bill. Magpatayin na tayo sa labas. Salamat sa Diyos. Okay. Mm-hmm.